Hi mga kaambisyusa, another day, another mini vlog na naman. Ngayon ay mag-prepare na ako nitong isda kasi ito yung kakainin namin sa tanghalian. Ito ang spices para sa isda, chili powder, turmeric powder, ginger, garlic, coriander powder at syempre salt. Ayan. Binabad ko muna itong isda sa lemon juice para mawala yung malangsang amoy. Tapos lagyan ko siya ng spices at ilagay ko siya sa refrigerator at least 30 minutes or more kung kailan mo siya gusto prituhin. Pero ako mga 30 minutes lang kasi uuwi na ang mga amo ko galing sa trabaho. Sa paglagay ng spices, kailangan mo talaga mag-gloves kasi yung spices as in manghang sa kamay kaya kailangan mo talaga mag-gloves. Madali lang maglagay ng spices sa isda kasi may lemon juice at basa siya kaya madaling kakapit yung spices. At kailangan ilagay mo yung isda sa container na may takip bago mo siya ilagay sa refrigerator para manoot yung spices at saka iwas lang sana rin. At nagluto rin ako ng dal or soup yan. Hindi ko alam kung ano yan. Basta dal ang tawag namin dyan. At saka itong ginawa ko ay turka ang tawag namin dito. Magprito ako ng sibuyas at saka ilagay dito sa soup. Ayan. Ang dal ay isa rin sa mga paborito kong pagkain dahil kinakain namin yan pag may boiled rice. Naisipan kong magluto nito kasi best partner siya kasi may isda ako, magluto ako ng kanin mamaya tapos itong sabaw. Tinudo ko na guys kasi mamayang hapunan ay mag-order lang kami ng pagkain sa labas. Luto na pala to at yung pritong sibuyas ay parang garnish lang. Ready na siya kainin. A few moments later. At ayan guys, kailangan ko na siya prituhin kaya nilabas ko na siya sa refrigerator. At itong oil na gagamitin ko ay used oil na to kasi palagi ako magprito ng isda dito at deep fry pa talaga kaya ayaw kong itapon yung oil. Habang nagprito ako ng isda ay nagsaing na rin ako ng kanin dito para same time maluto sila para kakain kami ng mainit-init pa yung niluto ko. At ngayon simulan ko na ang pagprito at syempre sobrang init ng ating oil kaya dahan-dahan lang. Ito ang pinakaayaw ko magprito ng isda guys kasi kailangan talaga mainit yung oil kasi kapag hindi siya mainit, didikit yung isda kaya kailangan siya mainit. Pero ayan guys, sobrang sakit ng oil kapag yan ay mapisik sa panit. Agay, pagkasakita lang yun. Nabisaya na yun na yung kaputol. As in guys, katulgo na kay ko. Pero kailangan ko talaga mag-edit para may upload ako bukas ng umaga. Kaya laban lang, ambisyosa biyata. Charot! At ayan guys, naluto na siya at tingnan nyo naman, sobrang katakam-takam, sobrang sarap nito guys as in. Ang oras namin ngayon ay 2:30 na ng hapon kaya i-prepare ko na yung mesa kasi darating na yung mga amo ko at kakain na kami. Bago uuwi yung mga amo ko ay bibili din sila ng bread or roti. At guys, nandito pala yung alaga ko pero nasa loob lang siya ng kwarto kasi hindi maganda yung pakiramdam niya dahil nagpa-vaccine sila sa paralan. At sobrang lakas ng epekto ng medisina kaya masakit yung katawan niya kaya andyan lang siya sa kwarto natutulog buong araw. At palagi pala kaming kumakain ng orange kasi mag-change weather na at kailangan namin ng vitamin C kaya hindi mawawala sa pagkain namin yan. Kapag ganitong buwan ay sobrang istrikto ng amo kong lalaki kasi mag-weather change na at maraming magkakasakit. A few moments later. Dumating na yung mga amo ko at kakain na kami at ayan, ako lang pala ang nakuha sa video na timelapse kaya babawi ako sa hapunan guys. At ayan, thank you for watching. Bye-bye!